Subscribe naman. Legal! Hello you go! So ngayon guys, ang gagawin ko is one of the most requested na video na gusto nyong gawin ko. So nag-comment yung iba sa ibang video ko sa YouTube and also yung iba nag-message sa akin sa Instagram at saka sa Twitter. So gagawin ko na ngayon guys yung sinasabi nyong bag raid. So yung bag raid guys, bag na to actually is from Hope Bag Philippines. Kung gusto nyong mag-check ng mga designs nila and gusto nyong umorder online, pwede kong ilagay yung description. Hindi, lalagay ko yung link nila sa description box para alam nyo kung saan kayo pupunta na website. Ayan, itong bag na to, ginamit ko siya last week nung nagpunta ako ng Malaysia. Lahat ng important documents ko dito ko nilalagay. Tsaka yung mga gamit na minsan kinakailangan ko talaga kapag nasa biyahe ako, nilalagay ko talaga dito. Hindi ko alam kung ano yung mga nasa loob pa, pero tinanggal ko lang dito yung passport ko nung nandito na ako. Pero other than that, wala na akong ibang ginalaw kasi hindi naman ako nagbabag dito. Sa trabaho ko, sobrang lapit lang. Hindi naman ako nagbabag noon. And also, kapag pupunta ako ng gym, meron akong ibang bag na ginagamit. So, yung bag na to guys, na-stuck siya ng 1 week dito sa kwarto ko. Although alam ko kung yung mga nasa loob ng bag na to, yung iba hindi ko na alam kasi nakalimutan ko na kung ano yung nailagay ko sa loob. So sana walang nakakahiya na makita dito sa loob. So yun, mag-start na tayo guys. So yun guys, usually ano ba yung dinadala ko kapag nagta-travel ako? Yun yung i-share ko sa inyo dito sa bag raid natin. Ayan, itataas ko siya unti para makita nyo. So mag-start tayo sa mga maliliit na bulsa muna dito sa gilid. Alam mo, usually sa mga gilid ng bag na to, ang nilalagay ko lang naman is mga resibo na or kung meron akong ano, payong. Pero usually din naman ako nagpapayong kasi hindi naman ako mahilig lumabas. So yung mga maliliit na bulsa, wala silang laman. Ayan, wala silang laman. So ayun, mga basura, ganun nilalagay ko dito yung maliliit na candy. I mean yung maliliit na wrap ng candy. So start na tayo sa harap. Harap tas palikod tayo guys kasi 7 packets siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 siya na packets. So yung umpisa natin sa harap. Ayun, so sa harap guys, meron lang tayong Samsung na ano, na charger. Hindi ko alam kung nasan yung karugtong nito, pero siguro nandiyan lang yan. So ayun, meron din akong iPhone na headset dito. Ayun. So iPhone headset. Tapos wala na dito sa harap. Yun lang yung laman niya. Wala na siyang ibang laman. Okay. So dito na sa pangalawang bulsa dito sa harap. Oh, okay. So ayun. So usually guys, dinadala ko talaga kapag nagta-travel ako, ballpen. Hindi ako nawawala ng ballpen sa bag ko kasi minsan lagi may mga fill upan or yung mga immigration form kailangan i-fill up tapos walang ballpen, di ba? So ayun. So meron din ako ito, sobrang importante nito sa akin guys kasi lagi ko tong dala-dala talaga kapag nagka-travel ako o kung nakalimutan ko man, bibili ako somewhere sa ibang store or sa mga like for sa Pilipinas, sa Mercury Drug, kahit saan pharmacy. So ayun. Pinibili ko ito, loperamide. Kapag nagbabiyahe ako, sobrang minsan natatakot ako na baka mamedat na ako ng tawag ng kalikasan, diba? So, hindi iwasan ko talaga uminom ako. For your information lang guys ha, kasi yung biyahe from Singapore to Malaysia, specifically sa Kuala Lumpur, naglalast siya ng about 8 hours or more, depende sa traffic yon. Meron naman dalawang stopover doon along the way. Pero minsan yung interval ng oras is around 2 hours or 3 hours bago kayo mag stop over. So might as well uminom ka na para make sure na lang din. Tapos ito, meron akong ano, candy na nire-reseta ng doktor. Ito siya. So kapag meron akong sore throat, iniinom ko to. Tapos ito para siyang ano, alam niyo yung strep seals sa atin. So ito siya. So kapag nagpapa-hospital ako, lagi akong humihingi nito kasi candy, last talaga siyang candy. And kasi candy siya, di ba? Candy siya and at the same time, meron siyang soothing effect. Tapos ito, Fisherman's brand. So ito, candy siya. So para lang siyang
yung candy ng Max, pero mas maliit. Ayan. Candy ng Max. So, kinakain ko to kapag nasusuka ako or nagkaroon ako ng motion sickness kapag nasa biyahe ako. Yun, pag nasa biyahe ako. Tapos last, dito sa bulsa is Malaysian Ringgit na 50 cents. Tapos, eto. Hindi ko lang kung alam nyo to, pero ilalagay mo siya sa cellphone. Like, for example, ayan. Pag nilagay mo siya sa cellphone mo, meron siyang ano, medyo malakas naman, and okay naman siya. Usually, ginagamit ko ito kapag, ano, naglalagay ako ng mask sa mukha ko, tapos gusto ko patuyuin na. So, ginagawa ko to. So, kayo guys, try nyo bumili ng ganito. Medyo useful naman siya. So, why not, diba? Ayun, so tapos na tayo dito sa pangalawang bulsa. And punta na tayo dito sa, oops, punta na tayo sa pangatlo. Okay. Huh. Yung ibang gamit dito guys, feeling ko galing pa ng Pilipinas to eh. Oo nga, talo pa ng Pilipinas to. Nakalimutan ko to. Kasi nung nagpunta ako ng Palawan guys, kasama ko yung family ko, ginamit ko ditong bag na to. And nakalimutan ko tanggalin pagdating ko dito yung ibang bagay dito sa bulsa na to. Kasi medyo tago itong bulsa na to. May ano siya. Ayaw ko makita nyo kapag pag sinarado mo siya, halos hindi siya visible. Hindi visible yung zipper niya. Ayan. So, hindi ko din nakita. So, hindi ko natanggal. Ito binili ko sa Palawan. Yung ano, para hindi mabasa yung phone ko. Tapos, ano to? Oh, airfare, ano, air ticket sa AirAsia from Palawan to Clark. And, Xerox copy ng ID ko, tissue, tapos mask. Ito, kung nanonood kayo ng ibang, ano ko, kung nanonood kayo ng ibang videos ko, alam niyo na talagang gumagamit ako nito ng facial mask na to. So, ayun, hanggang ngayon ginagamit pa naman siya. Ayun, so, uy! May pera. May pera ng ano, Pinas. So, ayun. Hindi ko alam to, ah. Nakalimutan ko na may pera pala ako dito. 500 pesos. So, may 500 pesos pa ako dito. Tamang-tama uwi ako sa Pilipinas sa mga susunod na buwan. So, magagamit ko tong mga to. 500, sayang din yun, ah. Tapos, eto. Pabango. Pabango ko. So, ayun. Pabango to eh. Minsan ko lang ito ginagamit kasi di ko siya, ayoko siyang sayangin. I mean, isang spray lang ako, okay na ako. Kasi sobrang bango niya, tapos sobrang ano, ang lakas ng amoy. Tapos, ayun, wala na. Pangatlong bulsa, wala na siyang laman, guys. Tapos, ang maganda dito sa bag na to, isang bulsa na siya, diba? Isang bulsa na siya. Tapos marami pa siyang bulsa sa loob. So, magagamit mo talaga siya. Check ko lang ulit. Okay, wala na talaga. So, next. Next natin is itong pinaka, parang kumbaga sa, ano, kumbaga sa lahat ng bulsa. Ito yung panganay. So, magkakapatid. Ito yung panganay na bulsa. Ito yung pinakamalaking bulsa kung saan natin nilalagay lahat yung mga gamit natin. Oh, may short pa ako dito. So, ayun. Meron pa akong damit. Meron pa akong damit na short. Meron na akong short. Dito. Hindi ko alam kung bakit nandito yung short na to. Kasi usually lahat ng gamit. Ah, hindi. Okay. Oo, alam ko na. Kasi nga, nag-swimming pala kami noon nung nandun kami sa Malaysia. Tapos, last to natuyo. Kaya hindi ko na to nalagay doon sa maleta ko. Tapos, ito rin yung sando na ginamit ko nung nag-swimming. Sando. Ayan. Tapos ito, binigay nung best friend ko sa akin na nagtatrabaho sa Malaysia. Ayan, meron pa siyang tag na ano. Ano daw to, gift sa kanya pero hindi niya kasya. So, binigyan niya lang niya sa akin. Tapos, ayun. Kinuha ko naman, sayang eh. Tapos, ayun. So, lagi akong dadalhin na to. Alam niyo to guys, yung pangtanggal ng mga himulmol at saka yung pampatanggal ng white sa ano, sa damit.
Tapos ito, lagi ko siyang dala din na lalagyan ng camera ko. So, yun. So, yun. Oh! So, mamaya na to. Mamaya ako napapakita yung... So, ito dinadala ko din to lagi, guys. Ano siya? Universal charger siya. Na pwede mong gamitin kahit saang bansa. Ano to? Maganda. Ayun, wax. Nagdadala din ako lagi ng wax. Ito. Tapos, facial wash. Ayun, kung nakita nyo. Fan talaga ako ng Garnier talaga. As in, even before. Nakita nyo naman sa ibang vlog ko, di ba guys? Moisturizer. Ayun, di ko alam kung gato rin ginagamit yung moisturizer. Tapos, yung deodorant ko. Ano ng charger, adapter ng charger. Tapos, ito, salamin. And, ito yung sinasabi ko sa inyo, boy bawang. Hindi ko alam ba't nagkaroon ng boy bawang dito sa bag ko. Alam ko na, kasi pinalagay ito ni Cesar. Pinalagay ito ni Cesar sa bag ko. And, hindi ko alam, parang snack namin. Meron siya mga pagkain na Pinoy doon sa bahay niya. So, dinala niya yung iba. Tapos, kinain namin. Siguro, sobra-sobra to. So, ayun. Yan lang ilaman nung pinaka-loob ng bag. Tapos, wala na. Yung passport ko pala, guys. Kung nagtataka kayo kung nasaan yung passport ko, since sinasabi ko nga sa inyo na yung lahat ng important documents ko nandito sa loob. Yung passport ko, ano yun, kinuha ko siya last time kasi kailangan ko siyang i-photocopy. So, kinuha ko siya from this bag. Tapos yung pinakalikod na bag, lalagyan ng laptop. Nilalagay ko dito yung laptop ko kapag dinadala ko yung laptop ko. Pero, ayun. Yun lang. Laptop lang nilalagay ko dito. Tsaka, meron siyang ibang laman na hindi ko alam, nakalimutan ko na kung ano to. Ah, okay. So, ito, meron siyang laman na Singapore money. $1 at saka 20 cents ng Singapore. Tapos ito, ano, pabango. Parang free na binibigay nila noon sa Malaysia noon. Ayun siya. Free siya na pabango. Tapos parang tester ba. Ganun. Tapos, hindi ko pa alam kung mabang. Mabang. Mabango din. Okay din siya. Pero, kung ano, nakalimutan ko to. Sana ginamit ko muna to. Tapos, mabango naman. So, ayun lang guys. Yung laman ng bag ko. Usually, ito lang din talaga dinadala ko kapag nagta-travel ako. I just want to make sure na meron ako para sa mukha, meron akong deodorant, meron akong pabango, meron akong damit. And kung magbo-vlog ako, of course, dadalhin ko yung camera ko. Ito yung, tsaka itong bag na to, para sa camera ko. Tapos, lagi ko din doon dala, especially yung sinasabi ko nga sa inyo na kahit saan kang magpuntang bansa, kailangan meron kang ganito kasi hindi mo alam minsan kung ano yung charger o yung port nila, yung socket nila. So, ito meron siya lahat. Kahit anong side niyan, meron siyang, pwede mo siyang gamitin kahit saang bansa. Okay, so what else? So, ayun lang guys. Maraming salamat sa pagsama. Sana nag-enjoy kayo. Kahit wala naman masyadong maganda din sa mga pinakita ko sa inyo. Kahit puro basura lang yung mga pinakita ko. Sana nag-enjoy kayo. And, ayun. So, kita tayo ulit sa next video. And maraming salamat sa panonood. And, sana guys, i-like nyo yung video. And also, mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. And, adios, amigos. Paano ko ito ngayon ibabalik? Gulo-gulo. Gulo pa sa buhay ko. Ayun, so bago ko tapos yung vlog guys, gusto ko muna i-shoutout yung ating mga egos. Ayun sila. Ayun, so maraming salamat sa inyo. Sana huwag kayong magsawa sa pag-support and I love you all. Look at me now. Look at me now.